Magandang araw sa amang magulang at mga mag-aaral ng Francisco G. Nepomuceno Memorial High School. Welcome to the first day of classes for school year 2024-2025. At bahagi ng ating pamahala ay magbibigay ng orientasyon sa mga magulang at mag-aaral ng Francisco G. Nepomuceno Memorial High School. And with that po, welcome to our general orientation for school year 2024-2025. Alam ko, nandyan po kayo mga magulang at mga mag-aaral natin, especially ating grades 7 and 8, as well as ating grades 11 and 12. At syempre kasama ang grades 9 and 10, bagamat magkakaiba kayo ng mga schedule, alam ko, kailangan at importante makinig kayo sa mga pag-uusapan natin ngayong araw. Okay, ito ang mga agenda natin ngayong araw. Learning modality, class schedule, your room, your advisor, ang ating mga uniform, ang grading system, ang Depth and Order Number 9 Series 2024, ang ating no smoking policy, no vaping policy, proper grooming, cancellation of classes, madrasa education program, upcoming events, anti-bullying policy, at ang ating mga school officials. Okay, number one po, learning modality sa ating mga magulang at mga mag-aaral at sa lahat ng mga nanunood at nagkikinig araw-araw po ang ating pasok. At ito po ang mga subjects ay 5 times a week. Okay, number two, ito po ang class schedule mula grade 7 hanggang grade 11. Pag-uusapan po natin. Ito po ang schedule ng grade 7 STE. Papasok po sila ng alas 7 at ang huling subject po nila ay 3:15 to 4 o'clock. Pero huwag niyo pong kalimutan na tuwing Lunes ay meron tayong flag ceremony 6:40 in the morning. Ito naman po ang schedule ng grade 7 SPA Abelardo. First subject is 7 o'clock. The last subject is at 3:30 until 5 o'clock. Ito naman ang schedule ng grade 7 Amor Solo. Kamukha lamang ng schedule na naunang section. Moving on to grade 7 special program for journalism. 7 o'clock ang pasok at syempre alas 4 ang kanilang uwian. Ayan po. At syempre ito naman ang grade 7 SPJ Filipino. Ayan po ang schedule nila. Huwag niyo po kakalimutan ang schedule ng mga anak ninyo. Importante na alam nyo kung anong oras sila dapat nasa paaralan at anong oras sila susunduin mula sa school. Ito lang po ang regular section schedule for grade 7. Ayan po ang binabanggit kanina. We have flag ceremony from 6:40 to 7 o'clock every Monday and the first period begins at 7 o'clock in the morning at ang huling period po ay 2:30 to 3:15. Pero may mga grade 7 regular sections tayo na walang first period. Kaya ang first period nila ay magiging 7 to 7:45 na gagamitin para sa pag-review, pagbasa at paglilinis sa kanilang silid-paaralan. Ito po ang kanilang first period, 7:45 to 8:30. At ang huling subject naman ay 3:15 to 4 o'clock. Ito lang po ang ating grade 8 STE. 7 o'clock din po ang kanilang pasok at uuwi sila ng alas 4 ng hapon. For grade 8 SPJ, it starts at 7 o'clock and they go home at 4 o'clock too. For grade 8 SPA, 7 o'clock po ang kanilang review time. First period at 7:45 ang NMP po or National Math Program na kasabay naman sa ibang araw ang Homeroom Guidance Program. At sila ay uwi ng alas 5 po ng hapon. For grade 8 regular sections, ito po ang kanilang schedule. Again, every Monday it is flag ceremony. At ang last period po ay 2:30 to 3:15. At ito naman ang ibang grade 8 na walang first period. Kaya ang grade 8 from 7 to 7:45 ay kailangan magkaroon ng review time at cleaning of classrooms. At ang uwian po ay 3:15 to 4 o'clock dahil yan ang kanilang last period. We move on po sa grade 9 STE. 7:30 po hanggang 8:15 ang first subject ng grade 9. So mas mainam, they come before 7:30. Uwian po nila ay 4:30 in the afternoon. For grade 9 SPJ, ito ang kanilang pasukan. 7:30, uuwi po sila at 4:30 for the last subject which is journalism. For 9 SPA, 7:30 din po ang paso at ang huling subject ay ang kanilang specialization at 5 o'clock in the afternoon. Meron po tayong tinatawag na PST time. Ang PST time po or PST time ay nangangulugang parent, student, teacher time. Ito po yung time na pwede mong exit teacher. At ang teacher pwede mag-reply sa'yo at pwede rin mag-update kung ano na ang kaganapan sa paaralan. Ito rin po yung time na pwede mag-update ang inyong mga anak tungkol sa ginagawa nila sa kanilang school sa kasalukuyan. Para alam po niyo kung ano ang nangyayari sa ating mga anak
at ating mga bata sa loob ng paaralan to make you feel, assure you that your students, our learners, are safe at Francisco G. Nepomuceno Memorial High School. Ganun po tayo dito mga magulang. Ito lang po ating grade and regular sections, 7:30 to 8:15. Sa ibang section po, wala pa po silang first period, so they have to review and clean their classrooms. At uuwi po sila ng 3:45 to 4:30. Meron din po tayong ibang, at lang po sa grade 10, STE, 7:30 to 8:15 ang kanilang first period. At umuwi ng grade 10 STE ay 3:45 to 4:30. Ayan po. Moving on to grade 10 SPJ, 7:30 to 8:15 is the first subject, while the last subject is at 3:45 to 4:30. For grade 10 SPA, 7:30 is the first subject, and the last period will be at 3:30 to 5 o'clock for specialization. For grade 10 regular sections, mayroon po tayong mga sections na may klase sa unang period, 7:30 to 8:15. At syempre, ang uuwian po ay 3 to 3:45 pagkatapos ng last subject na ito. At again, huwag pong kalimutan na mayroon po tayong National Math Program at Homeroom Guidance Program at time or parent-student-teacher time sa ating grade 7, 8, 9, and 10. For grade 10 na ibang regular section na walang first period, ito po ang kanilang first period at 8:15. Ang 7:30 to 8:15 po ang kanilang review time at cleaning of classrooms. At syempre, ang kanilang uwian ay 3:40 to 4:30 after po yan. Okay. The rest po is ating grade 11, GAS, HUMS, and TVF. They will be joining us in the flag ceremony every Monday at 6:45 to 7 o'clock or 6:40. And of course, the last period will be at 2 to 3 o'clock in the afternoon. At syempre, diretso naman po tayo sa ating grade 12, GAS and HUMS. Again, every morning po, pag Monday, may flag ceremony. At ang huling period po nila ay 2 to 3 o'clock in the afternoon. At ito naman ang grade 12 TV and cookery and computer software servicing. That is cookery po, hindi cookery. That is cookery. Ayan po, 1 to 2 o'clock po sila in the afternoon. Ito po ang uniform ng ating junior high school. Magbasa po mabuti at tiyakin na kayo ay may mabibili sa labas ng ating paaralan. Ito naman po ang uniform ng senior high school natin. Tingnan po mabuti, mga magulang at mga mag-aaral. Then we also have our school uniform for SPA learners. Kakaiba po ang ating special program for the arts uniform. Meron naman po sa ating mga regular students. Ayan po ang kanilang uniform. Ito po. Ayan. Nakikita rin sa ating mga screens. Ayan po ang PE uniform for grade 7 and grade 8. Green and yellow. Grade 9, grade 10. And this is the PE uniform for grades 11 and 12. Siyempre, magbibigay din si Mayor Camilo Poglase ng free uniform na pwede niyong gamitin tuwing Friday. Ang PE uniform naman pwede niyong gamitin tuwing PE day ninyo sa inyong mga PE subjects. Or kung wala naman, maaari din niyong gamitin at isuot ito tuwing Friday. Ang grading system sa ating junior high school at senior high school ay naka-anchor po sa the Ed Order Number 8 Series 2024. Ito po ay pwedeng talakay at discuss sa inyo ng mga advisors. Kaya kung may mga tanong po kayo sa sistema, kung paano makakuha ng marka ang inyong mga anak, tanongin lang po ang mga subject teachers at ang mga advisors. Ito lang po ang kalendaryo sa taunang pampaaralan 2024-2025. Our first quarter examination, September 23 to 24, 2024. Second quarter, December 2 to 3 of the same year. Ang ating Christmas break, December 21 to January 1, 2025. Third quarter examination po, February 7 and 10, 2025. At fourth quarter examination, April 7 to 8, 2025. At sa April 14 to 15, 2025, yan na po ang ating moving up ceremony, recognition day at graduation. Mahipit po na ipinagbabawal ang paniligado sa loob ng ating paaralan. Kesa classroom po yan, kesa siya bawal na bawal po yan. Meron po executive order ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinusunod po natin. Kaugnay noon, ang Angeles City po ay meron din po silang sinusunod na ordinansa. No, kailangan po sumunod tayo na bawal po manigarilyo ang mga anak ninyo, ang ating mga mag-aaral, sa loob man o sa labas ng paaralan. Pag yan po ay kanilang hindi sinunod, magkakaroon po tayo ng disciplinary action sa ating mga mag-aaral. Bawal din po magdala ng vape sa school. Sa gate pa lang po, isi-check na namin ang mga bags ng inyong anak. Pag may dala po silang vape, pasensya na po sa ating mga magulang. We will confiscate the vape of your children. Bawal po, ayon sa DepEd Memorandum No. 111, Series 2019. E-cigarettes or vapes
Bawal po yan dahil yan po ay form ng electronic nicotine and non-nicotine delivery system. Bawal po, inuulit ko na. Ayan po, bawal po ang mga vape at sigarilyo sa ating paaralan para mapangalagaan natin ang kalusugan ng inyong mga anak. Yan po ang ating priority. Proper grooming po, maganda po sa mga anak natin na proper ang haircut nila, lalo sa mga kalakihan, tamang-tama ang buhok, huwag pong mahabang-mahaba. Sa ating mga kababaihan naman, siguraduhin ang inyong mga buhok ay mayroong tali or ponytail. Bawal po ang kulay sa ating mga mag-aral, bawal po ang mga earrings sa lalaki, bawal lang po ang sobra sa isang pares ng earrings para sa mga babae. Bawal po ang mga piercing sa ating mga mag-aaral o mga anak ninyo. Bawal rin po ang heavy makeup sa ating mga estudyante. Inaalagaan po natin ang kanilang mga skin habang sila ay bata pa. Bawal rin po pumasok ng may mga tattered pants or jogging pants. Ano po? Bawal po yon. Ngunit tinatanggap po natin ating mga LGBT learners mag-aaral dito sa Francisco G. Neva Moceno Memorial High School. Wala po tayong lugar para sa anumang uri ng discrimination, anuman ang itsura ng inyong mga anak. Kaya po, diretso tayo sa ating anti-bullying policy ng mayang kaunti. Ngayon po, sakaling pong walang klase, tayo po ay sumusunod lamang sa panuntunan ng Department of Education at ng ating local government unit. Kung sakali pong may announcement po ng cancellation of classes, manatili po kayo nakatoon sa mga balita, sa radio, television, at sa Facebook page ng Francisco G. Neva Moceno Memorial High School or sa ating Angeles City Information Office. Yan po. Sa palalong lalo na ngayon tag-ulan at panahon ng maraming bagyo, tayo po ay manatiling das at nakatutok sa anumang update sa ating mga Facebook pages. Meron din po tayong madrasa education program para sa ating mga anak at mga mag-aaral ng Muslim. Ang schedule po at classroom ay amin pong pinag-aaralan upang mapagsama-sama na maayos ang kanilang mga subject. Ito po ay nasa pamamahala ni Ma'am Noriza B. Matawi, ang ating Madrasa Education Program Coordinator. Marami po tayong mga protein events kagaya Nutrition Month, Intramurals, Science and Math Festival. At syempre, huwag din kalimutan na malapit na matapos ang ating covered court ngayong September, kaya handang-handa na po tayo sa mga maraming gawain sa ating paaralan. We also have our anti-bullying policy. Importante po ito, lalong-lalo na sa ating mga mag-aaral na nasa loob ng klase. Igalang ninyo ang isa-isa, respect one another. Walang diskriminasyon ayon sa kasarian, itsura, relihiyon o katayuan sa buhay. Hindi natin pinapayagan yan. Kapag kayo ay nagsalita ng hindi maganda laban sa inyong kaklase o guro, ipapatawag namin ang inyong mga magulang at kayo ay kakausapin ng ating guidance counselor at grade level chairperson. Bawal din mag-post ng online bashing, calling out or posting ng anumang negatibong bagay laban sa paaralan, sa guro o sa inyong kapwa mag-aaral. Bawal na bawal yan. I-remind po natin ang ating mga anak, lalo na sa ating mga magulang, na huwag po nila itong gagawin para maiwasan po natin ang anumang suliranin. Pag may problema ang mga bata, kayo ay magsabi sa inyong mga guro at guidance counselor na pangalawang magulang nyo, you can open up and tell your stories to your teachers or guidance counselor. Let's spread love and peace. Walang away, walang suntukan sa Francisco G. Neva Moceno Memorial High School. At syempre, kinilalaan na ng ating mga school officials. Ang ating principal, syempre, yours truly, Sir Hermes P. Vargas, ang inyong head teacher, officer in charge, assistant principal 2 ng senior high school, Sir Ray Jason C. Sanguyo. Kasama natin ang ating mga department heads. Sa ating MAPI, Maria Belina B. Mercado, ang ating head teacher 6. Syempre, sa Araling Panlipun or social studies, Ma'am Ophelia M. Canlas. Kasama rin ang head teacher 6 natin sa edukasyon sa pagkapakatao, Ma'am Marie Ann M. Ong. Sa English naman, si Ma'am Shirley N. Pineda. At syempre sa TLE, Ma'am Julita B. Amurao. Huwag natin kalimutan ang ating math, Ma'am Mercy M. Canlas, ang ating head teacher. Sa Filipino naman, si Ma'am Janet V. Lingat. At sa science naman, si Ma'am Lori L. Macatula. At syempre, huwag natin kalimutan ang ating SZ or SPED coordinator, Ma'am Ika Dairit. Syempre, ang ating mga grade level chairperson for grade 7, Ma'am Rachel N. T. Pasyon. For grade 8 naman, Ma'am Maritris A. Lansang. For grade 9, Sir Aristides M. Gomez. For grade 10, Sir Rani R. Mangune. For grade 11, Ma'am Jonalyn A. Bahar. For grade 12, Ma'am Josie F. Damalerio. At syempre, ang ating guidance counselor, Sir Aquino C. Nunag. Ayan po, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel sa mga updates at kaganapan sa ating paaralan. At syempre, kayo din po ay pwede mag-follow sa aking FB page
para makita niyo ang anumang announcement tungkol sa mga gawain ng ating paaralan. Bago unahin ang ibang bagay, paaralan muna ang ating bigyan ng atensyon at panahon. Maraming maraming salamat po sa pakikinig sa ating general orientation. Thank you sa ating mga magulang, sa ating mga mag-aaral at siyempre sa ating mga teachers. Again, welcome to Francisco G. Nepomuceno Memorial High School. God bless and stay safe. Enjoy learning in the school of choice. Good day!